guys, it is Ballerda Gela and welcome back to my channel. So for today's video, I will share with you my skincare routine or yung mga medicines na nilalagay ko sa face ko. And I feel like, wala lang, gusto ko lang i-share kasi wala akong maisip na ibang i-vlog. And sakto, meron akong big pimple here right now because of my period. Pero okay lang yan. Sanay ako dyan. Like, hormonal pimples kasi yan. But yeah. If you want to know my skincare routine that I will be sharing with you, just keep on watching. Nagderma kasi ako. Like, yung papacheck up ako ganon para malaman kung anong gamot yung pwede sa akin. Actually, yung derma ko talaga is nasa, si Doc Ethel. Basta yun. But, nagpalit ako ngayon ng doctor kasi, quarantine nga, diba? And hindi kami medyo nagre-risk na umalis kasi wala ako sa Las Piñas ngayon and nasa Las Piñas yung doctor ko. And then, sa Las Piñas kasi yung clinics niya. And may isa pa but not here in Muntinlupa. But yeah, dahil wala nga siya sa Muntinlupa, mas malayo. And wala siyang online consultation na pwede. Pwede lang sa kanya is face-to-face consultation. And yun nga, takot ako naman ako mag-risk na lumabas. So yeah, nagpalit muna ako ng doctor for the meantime, habang COVID lang. Pero, nung nandun ako sa kanya, yung unang-una nireseta niya sa kanya kasi talaga, through the years sa kanya na ako nagpapagamot and talagang very, very effective siya. Yung talagang doctor ko, yung unang nireseta niya sa akin is Epiduo Gel. I will put a picture na lang, guys. Yeah, because wala na yun sa akin. Sabi niya kasi, parang every, pag nahiyang na daw yung skin ko, parang hindi na daw gumagana yung gumot sa akin. So, yun yung reason lang din nun. Parang 2 years ko ata ginamit yun or 1 year. Yeah, yan, Epiduo Gel. Yan ang talaga nilalagay ko sa face ko, sa mga active pimples. And then, after that, binigyan niya ako ng, nireseptahan niya ako ng benzoyl and tretinoin. Yung tretinoin, wala ako ngayon, guys. So, I will put a picture na lang, guys. Kasi parang wala daw eh. Nagbibili dapat kami nun, nung isang buwan lang. But, parang wala na daw siya, yung benzoyl. So, yan, guys. May other medicine na bigay niya nung una. Nung isa talagang doctor ko, nung previous doctor ko, is this one. Yan. This is the benzoyl peroxide benzac spot treatment 5% cream. Ito, nilalagay ko to sa mga active pimples. Ang example ng active pimples is like that. Ganyan, guys. Sorry, medyo oily yung mukha ko. Naglagay kasi ng aloe vera kanina. But, yeah. Yan yung, oh my god, yan yung nilalagay ko. Ito talaga reseta niya. So, una yung Epiduo, next one is this one, and the tretinoin. Ito, para sa active, yung tretinoin, for the whole face yun, para yun sa pimple marks na iniiwan ng pimples. And very, very, very effective siya, guys. Kaso nga lang, di ba, nag-quarantine. So, hindi ako nakabalik ng derma for like, many months. Ayun, grabe guys, tumubo yung pimples ko. And tinry ko bumili ng mga skincares. Nag-trial and error ako, but it's just a waste of money. Hindi talaga siya gumagana sa akin, guys. So, yun. Gusto ko talaga bumalik sa kanya agad. But then nga, yun, nasa Las Piñas siya and medyo ayokong mag-risk. Ganun, ayokong magkasakit. May history kasi ako ng asthma, guys. So, yeah. Basta ayoko na din mag-risk. Medyo mahina din kasi resistensya ko. But, yun nga, guys. May nireseta pa nga actually siya na hindi ganyan. As in yung parang tintake na meds ka. So, hindi kami pumayag. But yun nga, moving forward, dun tayo sa doctor ko na this time. Yung doctor ko this time is madami siyang nireseta. Siguro kasi dahil ilang months ako hindi nakapag-derma, medyo dumami nga yung pimples ko. Pero, through the months na hindi ako nakapag-derma, nakabalik, ito lang yung ginagamit ko, guys. Pero yun nga, talagang hindi siya ganun ka-effective. So, unahin natin yung mga medicines. So, yung unang bigay ng doctor ko is this one. This is the Derm Skin Hypoliquid Soap. Ayan. Ayan, sorry talaga sa pimples ko. Naiirita din ako right now, but yes, sanay naman ako. This is the Hypoliquid Soap. Ano to? Siyempre, ito yung sabon ko. Actually, ito yung Cetaphil ko. Yun nga, kasi nga, di ba bigla akong nagpalit ng doktor, so nilipat niya ako dito sa Hypoliquid Soap. But before that, ito yung ginagamit ko. Ito din, kahit ano daw kasing face wash yung pwede kong gamitin, nun, sabi niya. So, Cetaphil, I think you know this naman. This is pH 5.5 and gentler than water. Cetaphil Gentle Skin Cleanser is formulated
for daily gentle and soap-free cleansing that won't dry your skin. This is for all skin types. Actually, yung skin type ko pala is sensitive skin, guys. Sensitive ako na acne prone. Ayan, ito. So, may tira pa siya, pero pwede naman kasi itong gamitin sa katawan din. So, yeah, pag talagang hindi na ako binalik dito, doon ko na lang gagamitin. Kasi sayang din naman siya, guys. So, yeah. This is the, may past, ano, past face wash. And this is the present one. So, the next one after na face wash is this one. This is, ay, wait lang. My face wash pala is Derm Skin Hypoliquid Soap. It's a clear liquid with a combination of sodium, PCA, which is a natural humectant derived from L-glutamic acid. It is also known to be abundant in human skin as a component of natural moisturizing factor. It has an excellent moisturizing effect and it is safe to the skin. So, yun. Hindi ko na siguro sabihin yung ingredients, but yun. Pwede nyo namang tignan. Ayan. Focus ka, girl. Yan. Yan, yan. So, yeah. The next one is clindamycin. This is my clindamycin. Nilalagay ko to sa active pimples ko using a cotton buds. Alam niyo siguro yung cotton buds, right? So, yeah. This is the clindamycin phosphate. It is 20 milligrams or it's a topical solution and antibacterial. Ayan. Ito, ginagamit ko nga siya sa active pimples ko. Dot-dot lang. As in, di ba, lalagay ka sa cotton buds and then yun. Dot-dot mo lang siya ilalagay. Ayan. Tapos, ayan, put sufficient amount to the medication to a cotton pad or swab. Apply to the affected area twice or as prescribed. Ito, every morning ko lang to ginagamit. Yan. This is my clindamycin. Ayan. Talagang gamot siya, guys, kasi yan. Ito yung sumunod. And the next one is this one na. Hindi niya ako pinalitan ng ganito. Ito yung ginagamit ko. Like I said, ito yung pang active pimples lang din. Using a cotton bud ko lang din nilalagay. So, yon. You can check. Ay, meron naman to sa mga Mercury, guys. But, I suggest to go to your derma or like, magpa-derma kayo. Ako kasi pala, yun nga pala nasabi. Hindi ko pala nasabi, guys. Di ba nga, nag-switch ako ng derma. Kaya ako nag-switch ng derma kasi yung derma ko ngayon is pwede ng online consultation. So, nag-online consultation lang kami. Depende kung kailan niya gustong mag-online consultation. Pero mostly every week. Noon, every week, hanggang naging every 10 days, naging every 15 days, mga ganyan. Sa ano siya, sa Makati Med siya, guys, eh. Si Dr. Carmela. Ayan. And ano siya, guys? Online consultation nga. So, nagsasend lang ako ng pictures nung my face, my, ano, my chest, and then my back. Minsan kasi tutubuan na sa chest, minsan sa back. And yung problema ko na lang sa back is marks na lang. So, yeah. So, yun. Nagsasend lang ako every week. Siyempre, every week, ano, new pictures yung isasend ko. Tapos yun, basta online consultation. Pero pag naging maayos na yung lahat, I will go back to my, ano, to my original derma talaga. Wala na kasi talaga siyang online consultation sa'yo. And mas affordable kasi yung medicines na binibigay ng isa kong derma compared dito. Ay, wait, mali pala. Yung susunod doon, after nung benzol, is this one. This is the UV Defense SPF 30. Sabi kasi niya kahit hindi daw lumalabas, kailangan ko daw mag-sunscreen. Actually, hindi ko pa to nalagay ngayon sa face ko kasi nakaligo ko lang, guys. So, tapos na ako dun sa tatlo. And ito na yung sunod. Every 10 minutes kasi siya nilalagay. So, yeah. Pakita ko na lang din sa inyo. Ito na lang yung papakita ko sa inyo kung paano maglagay. So, mag-spray ka lang sa hands mo. And then, ayan. Dot-dot lang. Tapos dito. Tapos dito. Tapos dyan. Tapos, yun na. Ano mo lang yun. Spread mo na itap-tap po. Ganon. Ayan. And then, yun na tira. Nilalagay ko na lang sa neck ko. Para hindi sayang. So, yun. Ito yung parang, ano, sunscreen or, ano niya, UV defense niya. Ayan. And yun. Yun yung nilalagay ko every morning. Yung moisturizer nito kasi, guys, I don't know kung ano yung parang pinaka-moisturizer niya, pero wala. Pero ang dating gamit kong moisturizer is this one. This is the Cetaphil. Cetaphil siya na moisturizing lotion, or this is the aloe vera gel. Nilalagay ko to yung aloe vera gel kasi pwede din siya pantanggal ng pimple marks. So, favorite ko to. And, guys, sobrang daming gamit ng aloe vera gel. So, very, very favorite ko to. Actually, tinry ko mag-tomato, tapos may aloe vera snail din, diba, guys?
Kaso hindi sila effective sa akin. Sabi ko nga kanina, trial and error ako ng mga medicines or ng mga skincare, but yeah, medyo nasayang lang din yung money ko kasi hindi talaga siya nag-work yung iba sa akin. Talagang, ano, rare na biglang mag-effect yung ibang skincare sa akin. Ginamit ko din yung Thayer's and medyo okay din naman siya. Pero ewan ko kung dahil lang nagka-period ako lang pero tinubuan ako, but yeah, okay din siya. But yan, ito talaga yung lagi ko ginagamit since medyo mahal nga yung nabigay sa akin gamot this time. So yeah. And then, for night time, ito ulit, si Hypo Liquid Soap. And then, hindi na si Clindamycin. Ang nilalagay ko na is this one. This is the Infrasight Refined Toner. Ayan, toner ito guys. Nilalagay ito sa cotton. Ayan. Guys, grabe. Ingat na ingat ko talaga itong gamot kong to kasi ito yung pinakamahal sa lahat. My God, nakakainis. It is almost 3K guys. Oh, so yon basta nakainis. But yun, sobrang effective kasi niya. So, may ano naman, it is worth the price naman. So yun, Citer Refine is an invigorating toner that combines natural herbal extract, tea tree oil, salicylic acid, and antioxidants. It is unique formation, helps to stabilize your skin's natural pH balance for clean and healthy skin without irritation. In addition, it purifies deep down to the pores, targeting and effectively controlling active acne breakouts, reducing inflammation, and speeding up the skin's recovery. Ideal for oily skin. Yeah, medyo oily ako dito sa... Ay, hindi naman. Basta oily ako minsan. Pag ano... Yung directions niya after cleansing, moisten a cotton pad with a small amount of Citer Refine and apply in upward and outward strokes over the face and neck. Use once or daily as needed. So, once lang to every night. And then, after this one, yung ano ulit, yung Benzoil, this one, for active. Kung may active, yeah, and yun na. Yun na yung nighttime routine ko. And then, syempre, yung mga ibang skincare ko, yung sabon ko pala sa back, guys, is this one. May nag-recommend lang kasi nito sa akin and madami sila and maganda nga daw. This is the, ito lang kasi yung box na natibbi ko. Ang ganda kasi niya, pinaglalagyan ko dito ng ibang gamit. So this is the Natural Detox, Safeguard Detox, formula infused with tea tree oil extract, washes away bacteria, impurities, and oil for your, from your skin and a soothing cleanse and leaves your skin feeling revived. Ito yung ginagamit ko. Kaso medyo, nasanay na siguro sa Dove kasi medyo nagda-dry yung skin ko dito. So, ang ginagamit ko is Dove. Ang ginagamit ko talaga ng Dove is sensitive skin. Pero walang sensitive skin, naubusan ako. So, yeah, itong Dove na pink yung ginagamit ko. Kaya yung Dove na may coconut something, yun yung ginagamit ko. Basta mostly sa ingredients ng mga skincare ko is coconut, ganyan, milk, tea tree, tapos niacinamide. Kasi maganda daw yun pang lighten ng mga scars na iniiwan ng pimples. So, the other one, ay, meron pa pala guys. Kasimutan ko. This is the Clear Skin Cream. Actually, dalawa yung nireseta ng doktor ko. Pero isa lang yung inano ko, kinuha ko doon. Ito yung Clear Skin Cream. Ito yung nilalagay sa mga... So, kung yung dati, ang nilalagay ko is tretinoin. Lalagay ko picture. Ito na yung nilalagay ko ngayon. The Clear Skin Cream. Ito yung sa mga pimple marks na iniiwan. Yan, marks na lang yung mga yan. Marks sa dry na marks na flat na. Ito yung mga nilalagay ko sa... Ganun din, cotton buds. Then, ayun. Lalagay mo siya. Nalagay ko na siya kanina guys, so hindi ko na siya ilalagay ulit. Pero yung ibang other skincare ko is this one. Ito yung pang mask. Kasi kay mama to. And ayoko naman, habang meron pa, ayoko muna bumili ng, gusto ko ng mask na parang yung pantanggal ng mga whiteheads and blackheads. Yung nagaganon, natatanggal. So yun, kaya ito yung ginagamit ko. Since meron pa naman, dati ginagamit ko yung Mikan ba? Tama ba? Basta yun. Insert na lang ako ng pictures. But yeah, ito yung ngayon. This is the Mary Kay Clear Proof. Yan. It is a deep cleansing charcoal mask. And, yun. Suitable for all skin tones and types. Ito yung nilalagay ko. Ano lang to every week lang. Isang beses lang every week. Kasi ano lang naman, patanggal lang ng mga impurities nga. Ng mga blackheads, ganyan, pang exfoliate. Ito yung ginagamit ko. Once or twice ko itong ginagamit. And then, syempre gumagamit din ako ng mga facial mask. Actually, kahit ano naman ginagamit ko, but mostly kasi, ang natira na lang kasi dito is collagen. Nagamit ko, ang pero na ginagamit is more on milk or charcoal. Milk, charcoal, or aloe vera na mask. Milk, charcoal, aloe vera. Kaya ano,
Tawag dito milk charcoal aloe vera or volcano, parang volcano mask. Yung color black na mask, ganon. Ganon yung ginagamit ko. Ito yung nilalagay dito na parang kukuha ka, guys. Kukuha ka, tapos isi-spread mo. Ito yung talagang mask na nilalagay mo sa ano. Yung ililive mo siya for 20 to 30 minutes or depende kung kailan niyo gusto. Pero ito example sa iba. Pero mostly talagang gusto ko is milk na type or volcano or charcoal. Kasi yun yung parang nagpapaputi ng mga pimple marks ko sa face ko. So yun. Yun lang naman yung skincare ko, guys. Yun lang yung ginagamit ko skincare. And to be honest, hindi naman ganun kaganda yung skin ko since ang dami ko ang pimples right now. And yung pimples ko kasi, guys, is hormonal. So mahirap siyang i-treat. Unless, kasi hindi naman talagang mawawala yun since hormonal nga. Sa jeans, ganyan. Pero most yan nagkakos ng pimples, guys, is yung sleep mo. So kailangan mo mag-sleep, ganyan, ng tama. Ang alam ko, guys, ha, dapat hindi daw siya sa haba ng sleep. Nasa pagka, sa pagiging maaga mo matulog. By 11, sinabihan din kasi ako ng doktor ko, by 11 or 1 daw kasi, parang may hormones doon or something or cells na lumalabas for you, para mas gumanda yung skin mo, para hindi ka magka-pimple. So, mas dapat daw matutulog na maaga, hindi yung sa haba ng tulog. And then, syempre, hydrate yourself, drink a lot of water, control mo yung kinakain mo, like, have a healthy lifestyle, healthy living, ganyan. You exercise daily. Ako lagi ako nag-exercise every morning. So, yun, you exercise daily. And then, yung toothpaste. Mayroon din kasi daw, may parang may ingredients na pag high something, ganun, hindi maganda. So, ako din pinapalitan yung toothpaste ko. Either Colgate daw na white lang, or Sensodyne. Yun yung ginagamit ko, guys. And then, ano pa bang... siguro makeup, ganyan, kung hindi ka pala linis ng makeup, ganon. Yung mask, syempre, di ba, dahil COVID, minsan, you know, na ano, dahil sa mask, nagkakaroon ng pimples. So, yun lang din naman, siguro, yung lifestyle, mabandahin mo yung kinakain mo, matulog ka maaga, and then, yung toothpaste mo, ganyan, palitan mo, and guys, kaya pala ako nagda-derma, kasi yun nga, pag nagka-trial and error lang ako ng mga skincare, hindi talaga gumagana sa akin. Actually, gusto ko nga itry yung Oxycure. Kasi parang ang ganda daw. Tsaka yung Bello Acne Pro. Pero, nag-iisipan ko pa. Since meron naman akong may mga niniseta sa akin, ako ay suggest na magpa-derma na lang kayo, guys. Like, kahit consult lang kayo kung anong mas magandang gamot para sa pimples nyo. Ewan ko kasi kung pwede na kami mag- yung age ko magpa-facial, pero hindi pa ngayon kasi nga COVID, pero yun, ang ginagawa ko lang muna kasi is online consultation. Yun nga, virtually, kunwari, online class nga nagagawa mo, diba? Parang ganun. Yeah, mag-consult kayo sa derma. I think mayroon naman mga cards yung parents nyo, ganun. I mean, yung mga health card, like PaxiCare, ganyan. Yun, parang ano doon, bayad na yun kasi. Ang babayaran mo na lang doon yung gamot na reset na nila sa inyo. Kasi yung parents yun na ata yung nagbabayad nun talaga. Nababawas ata sa sodo or something. I really don't know about it. But yeah, I suggest you consult your derma. Batayan nyo yung lifestyle nyo. Yung kinakain nyo, yung sleep nyo. And stress, guys. And kung hormonal pimples, okay lang yan. You are really beautiful na. And... with or without pimples, you're beautiful in your own way. You're pretty. And having pimples doesn't look you, doesn't make you look ugly, like ganyan. And yeah, mawawala din naman yan. Hindi naman yan forever nandyan. Mawawala din yan. And like the beauty, beauty hindi naman yan. Nandyan lang talaga, guys. True times talagang, you know, ganun. Basta yeah, take care of yourselves, your skins, and yeah. Thank you for watching. I hope you like my video. Share ko lang naman yung skincare routine ko. Please like, comment down below yung suggestions. I need suggestions for video contents, guys. And yeah, comment down below your thoughts. Share this video to your friends. And disclaimer lang, hindi ko ni-recommends yung products na ito na bilhin nyo. Pero yung ibang products dito, mabibili talaga siya sa mga drugstores or sa mercury. Like itong benzoil, nabibili to. Syempre yung aloe vera gel, nabibili yan. And then itong mask. And then yung Mary Kay na products. Yung Cetaphil. Ayan, nabibili to. Yung soaps, nabibili yan in drugstores. Pero I am not recommending that na ibay nyo. Kasi what works for me may not work for you. And what works for you may not work for me. So yeah, magkakaiba tayo ng skin types.
Pero kung gusto niyo i-try, meron yan sa Lazada, sa Shopee, sa department stores, sa drugstores. Yeah, meron yan. Pero yung magamot ko dito is from my derma lang talaga directly. So yeah, if you want to buy, ito din yung infrasite. You might want to try, pero medyo pricey talaga to. Meron to sa Shopee yung alam ko. Ewan ko kung talaga nagbibenta sila, but may nakita ko. But yun guys, please like it, please subscribe, turn on your post notifications so you'll get notified whenever I upload a new video. And yeah guys, gusto nyo, bumili kayo, but I'm not forcing or recommending you to buy this one because, yun nga, para sa akin, I'm just sharing with you my skincare routine. Thank you guys for watching. Bye! I wanna run!